Hey guys, Action here, and today's video, magbubuo ako ng gaming PC. So this is my first PC build on the channel. Before I start guys, gusto ko lang malaman nyo na hindi sa akin tong PC. So my good friend of mine, nagpatulong siya sa akin na magpabuo ng PC para sa pamangkin niya. So which is a 15-year-old na console gamer, tapos gusto niya maglaro ng games sa PC. So meron silang budget na 70,000. So yun, na lumapit sa akin, then usap kami, yan, sige, sure, sabi kong ganun, tutulong ako kayo. So may mga request sila and demands dun sa system build. So ito yung mga yun, video card must be a GTX 1080, can play latest games at full HD, smooth daw dapat, at ultra settings, naka-windowed side panel, dapat daw kita yung part sa loob, RGB lighting, may pailaw sa loob ng case, 4K ready, kasi may plan sila of upgrading to 4K TV. VR ready, may plans din sila to try the VR experience. And last, yung 70,000 budget. So, may nagbigay siya sa akin na 70 to 75. Pero as much as possible daw, hanggang 70,000 lang. So, very challenging yung budget. Kasi guys, yung GTX 1080 pa lang is half the price na nung budget. So, medyo challenging. Bago kayo pakita yung finished build guys, so papakita muna namin yung list ng parts, part by part. Then, sasabihin namin kung bakit namin napili yung parts na yun. And ipapakita din namin yung building process, tapos yung finished build na. So, very excited with the build. So, before that, let's start with the parts list. So, ang gagamitin naming processor is the 7th generation, also known as Kaby Lake, a Core i5-7600K from Intel. It's a quad-core processor plus a 4 number of threads. It has a base frequency of 3.8 GHz with a turbo frequency of 4.2 GHz. Overclocking capable, pero no plans of overclocking. So, ang dapat lang napipili namin is the NAND-K version. Kaya lang, nung time na namili kami, out of stock yung NAND-K version. Next up, ang napiling naming motherboard is the Mortar Arctic B250M from MSI. Supports the latest 7th generation Kaby Lake processor. And also, kinaganda dito guys is supported din niya 6th generation ng Skylake processor. Parang nasa entry level ng gaming motherboards. So totoo lang guys, medyo nahihirapan kami dito kasi ang dapat napipiliin namin yung Z270 na gaming M3, which is nasa 10,000. So mag-over na kami sa budget pag yun yung pinili namin. Kaya we end up choosing this motherboard, but it does have some cool feature na kailangan namin sa build, like yung DDR4 boost, so may performance boost. Kailangan to guys pang padagdag ng frames per second sa gameplay. Tapos meron siyang VR ready, virtual reality. So dapat supported nga, diba, yung sa demands and list. Then may gaming LED, ambient LED lights dun sa loob, pang padagdag ng pailaw. Military class 5 components. So pang matagalan na gaming session, ang kailangan natin ng protection and efficiency sa system. Then yung multi-GPU with steel armor PCIe slots. So, kitang-kita naman guys, PCIe slots pa lang, metal na siya. So, ginastos talaga ni MSI. Magagamit namin to kasi medyo mabigat yung GTX 1080. So, kailangan talaga namin ng metal support and protection sa PCIe slot. So, good job MSI. So, may two version nito. Yung color scheme niya ng gaming motherboard na to is yung isa is may color combination ng gray and black. Tapos, yung isa naman is napili namin is yung gray and white color combination. So, kaya namin napili yon. Yung gray and white na color scheme is yung para kumalat yung RGB lighting niya inside the case. For the CPU cooler, ang napili namin is the Cooler Master Hyper 212 LED, one of my favorite aftermarket CPU air cooler. Ang gusto ko dito is meron siyang 4 direct contact heat pipes to keep the CPU nice and cool. So madali lang siyang ikabit, meron siyang all-in-one mounting solution for Intel and AMD sockets. So mamaya papakita ko yun kung paano siya ikakabit. For the graphics card, ang nabili namin is the MSI Armor GeForce GTX 1080 8GB Overclocking Edition. Ito yung isa sa mga demand ng friend ko and also ang pinakamahal na part ng build. So, pero worth it naman, a dial Pascal powered graphics card. So, mabibigyan kami ng superior performance and power efficiency dun sa build. So, inspired sa advanced armor shielding with a classy black and white finish. Magmamatch din dun sa color ng motherboard and RAM. For the memory, ang napili namin sa Gil Evo X DDR4 8GB dual channel kit capable of 2400 MHz frequency. Ang kinaganda dito guys is white yung heat spreader niya to match the color of the motherboard. And meron siyang RGB lighting to add some RGB lights inside the case. Pwede din siyang ma-sync yung RGB effects niya, compatible sa Asus RSync and MSI Mystic Light Sync.
So to power the system, ang napili namin is the Seasonic M12-2 EVO Edition na 620 watts power supply. 620 watts, tingin ko, enough na yung power na yun sa build. So required kasi ng GPU is the 500 watts na power supply. Ang nagustuhan ko dito is meron siyang all black cabling, tapos fully modular na siya. Mapipili nyo lang yung cable na ikakabit nyo, which is malaking tulong sa airflow inside the case. Plus, makakatipid din kayo sa kuryente kasi meron tong 80 plus bronze rating. Sa storage naman, ang gagamitin namin for the operating system is the ADATA 256GB SSD para mapabilis yung booting time sa Windows. And sa data storage naman, ang napili namin is the Western Digital Blue 1TB hard drive. So ang paglalagay ng lahat ng components, ang napili namin is the Omega X1 tempered glass RGB mid tower case. Merong 4mm na thick smoke tempered glass sa front, left and yung sa right. So di ba guys, ang request ng friend ko is kailangan ng windowed side panel para makita yung components sa loob. Kaya siya RGB guys, meron siyang included na isang Nova Ring 120mm na RGB fan, tapos saka yung RGB LED strip. Tapos it supports a 240mm na radiator, plus supported din yung mga mahahabang video card up to 380mm. So pasok yung ilalagay naming GPU, which is yung MSI Armor GTX 1080. Tapos nag-additional kami ng 6 na Nova Ring RGB fan para maganda yung cooling and lumakas yung pailaw inside the case. So gumawa din ako ng video unboxing yun guys, you can check na lang sa video description or yung link, or sa upper right may lalabas na card dyan. Guys, complete na yung part. Very excited abuin na itong rig na to. So without further ado, let's do the build.
have it, tapos na yung build, happy with the outcome, nagmatch yung mga colors and components inside the case. Black cabling na power supply is tagong-tago, very stealthy, malinis tingnan. There's a plenty of room ng cable management ng Omega X1. Yung RGB lighting ng Nova Ring fans is pretty awesome. So malaking tulong yung pagpili ko ng white and gray color scheme ng MSI Mortar Artica B250M gaming motherboard. So kumakalat yung RGB lighting inside the case. And also guys, I love the effects ng controller na included sa case. I tried playing games sa GTA 5 and Witcher 3 at full HD, naka-ultra settings yun. Battery smooth, yung gameplay. Thanks for the performance ng MSI Armor GTX 1080 8GB overclocking edition. So I'm pretty sure magugustuhan ito ng friend ko para sa pamangkin niya. And gusto ko lang sabihin guys na nakompete ko yung requests and demands sa nila. So there you go guys, this is my first PC built on the channel with the MSI Armor GTX 1080 and the MSI Mortar Arctic B250M gaming motherboard plus the Intel Core i5 7600K Kaby Lake processor. Hindi namin na-meet yung 70,000 budget pero pasok dun sa 70 to 75,000 range ng budget. So medyo mahirap guys i-budget, lalo na yung video card is 1080, so alam niyo naman na medyo pricey yun. So sana nagustuhan niyo yung build, drop a comment down below kung ano sa tingin niyo kinilabasan ng PC build, or kung gusto niyo mayagitong videos or need niyo magpatulong sa system build niyo, you can reach me sa comment section area, or kung nahiya kayo mag-comment, you may contact me na lang or add me on Facebook. Meron din ako ang Facebook fan page na konti yung likes, like na lang guys, support my Facebook fan page. So sa lahat ng parts list, nilagay ko sa video description, yung breakdown and yung total amount ng PC build. You can check them out na lang. Thanks for tuning in. Ako nga pala ulit si Xian. Like the video guys, malaking tulong sa channel. And huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. See you on my next PC build. Bye bye.